Okay guys, so pag-uusapan naman natin ngayon ang bail, piyansa. So, karamihan kasi yung ibang tinatawag nating disoriented sa court proceeding, no? Pag naka-bail, kumpiyansa na sila. Parang feeling nila ay panalo na. So, hindi po ganun yung ibig sabihin nun. So, isusurkat lamang natin ngayon kung ano ba talaga ang responsibilidad kapag naka-bail ang isang respondent. So, yan guys. So, kung first time ka sa aking channel, no, my name is Police Yako. Isa po tayong criminologist nandito sa YouTube. So, ngayon. So, diba, yung akusado, pag naka-bail na, hindi, magaan lang yan na kaso. O sige, mag-bail ka. Tapos na yan. So, close, parang feeling nila, close na yung kaso. Hindi po ganun yun. Ang bail po ay isang, parang kung sa utang ay collateral. Na, o sige, ito yung garantiya ko na aatin ako sa hearing. Parang ganun. Kapag hindi ako umatend, kunin mo yung bail ko. Ganun nga mangyayari niyan, kapatid. Kapag naka-bail yung akusado, may condition yan. Ang generally speaking, ang condition yan, kapag ang isang respondent ay nakitaan ng violation ng isang hukom or ng judge, anytime, pwede pong pwedeng i-arrest at i-warrant yung suspect at ibalik sa kulungan at forfeited pa ang yung kanyang bail. O, diba? At sa bandang dulo nito, kahit nakabil ang isang akusado, ay pwede pa siya rin siyang maparusahan. Kasi collateral lamang yung bail, hindi yung tapos na ang kaso, hindi pa natatapos ang kaso dun. May obligasyon siya, siyempre unang-una dyan, umatin ng, sa lahat ng mga hearing. Ngayon, paano? Sa bandang dulo, for example, 3 years to 5 years, natapos yung kaso. Anong mangyayari sa bail? So, kapag aktibo yung respondent or yung suspect, halimbawa, naparusahan siya, nabasa, dumating sa time na naparusahan siya, ano man ang resulta ng kaso, maging guilty man yan or not guilty yung akusado, ay yung cash ban, yung bail, lalo-lalo na pag-cash, ay ibabalik yan sa akusado. Ibabalik yan. Tapos, siyempre, yung pagkakulong, kung mayroong pagkakulong, pagdudusahan yun ng akusado. O, diba? O, ang ibig sabihin nun, kahit nakabil ka at pag napatunayan yung akusasyon sa'yo, maaari ka pa rin makulong. Maaari ka pa rin kulong. At kung mayroon niyang tinatawag na fine, magbabayad ka pa rin. Nakulong ka na, nagbayad ka pa. So, yun yung status ng naka-bail. Okay? Ganun po ang usapang bail. Mabigat pa rin ang obligasyon ng respondent, ng suspect. Although, mayroon kang pansamantalang kalayaan habang dinidinig yung kaso. O, yan ang ganda dyan. At take note kapatid, karamihan ng kaso dito sa atin ay hindi lang matagal. Diba? Napakatagal matapos. Isang katutak na hearing, isang katutak na delay ang mai-experience mo kapag nagkaroon ka ng kaso. Vice versa, kapag nagkakaso din, mayroon ka din obligasyon. Kasi kapag nagkakaso ka, may tendency din na kapag napabayaan mo yan, tatlong consecutive hearing na hindi ka nag-a-appear doon, yung dikit-dikit. Sabihin natin within 1 year, napabayaan mo kasi pumunta ka sa ibang bansa, so uninterested ka na, i-dismiss yan kapatid ng court. I-dismiss yan. So, talo na, panalo na yung kalaban. Vice versa, ganun din po sa suspect. Kapag hindi ka umattend sa isang taon na hearing,
3 consecutive din, kahit nakabil ka, una, ipoporfeit yung bill mo, iwawaran ka ngayon, kapag hindi ka na makita, talo ka na. So, pag nawaran ka, balik kulungan ka ngayon. Ganun po, nakabil. So, vice versa. Kaya, ang mas maganda, kung mayroong kaso, tapusin agad, soon as possible. Para kung plano ng akusado, plano ng nag-aakusa na umalis ng ibang bansa, iwas gastos. So, siyempre, di ka na magbabayad ng SPA, mga taon, abogado, para mag-atin sa hearing. Kasi kung mayroon kayong complaint, nagko-complain ka at kinukomplain ka, so halos nalilimitahan ang galaw, ang galawan. Hindi ka halos makalayo sa lugar. Kasi from every 3 months, mayroon kayong schedule para magharap. Kaya, para i-receive yung hearing. Diba? So, hindi lang masakit sa ulo. Sobrang sakit, sobrang inconvenient kapag nagdidimanda ka at idinidimanda ka. Vice versa, pareho lang po ang nai-experience ng dalawang yan, yung naglalaban. So, sino ang panalo? Siyempre, yung mga court, abogado. Kasi si abogado, bawat hearing niyang kabig. Bawat hearing, kabig. Hindi naman yan papayag na hearing lang ng hearing, walang bayad. So, hindi mo na makikita yan sa susunod. Busy na yan kapag hindi ka nagbayad. Okay? So, yung ibang abogado nga, bago yung tanggapin kaso, mayroon tinatawag na acceptance fee o kung ano-ano pang fees ang sinisingil nila. Iba pa yung appearance fees. Diba? May acceptance fees na, may appearance fees pa. May mga abogado dyan na kaway-kaway, so alam nyo na, diba? Usap pa lang. Hindi yan papayag na sa tusok-tusok lang kayo mag-uusap. Siyempre sa formal na lugar, yung may tinatawag na malamig-lamig at may private na pag-uusap. Siyempre sa mamahaling restaurant. So, sigurado pag kumain kayo dun, libo na agad yung bibitawan nyo. Wala pa yun ha, kain lang yun. Diba? So yung guys, pag-isipan nyo muna kung kayo ay magdidimanda, kung kayo ay nakukomplain. Pag-isipan nyo mabuti kung anong makakaluwag sa inyo. So, kayo ang nakakaalam niya kung saan kayo lulugar, kung paano nyo tatapusin. Ito lang sa akin, suggestion lang. So, in your behalf, kayo pa rin ang masunod kung saan kayo lulugar. Okay? So, maraming salamat. So, my name is, again, Polisya ko ang inyong lingkod at muling nagsasabi, no? Hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Ay, don't forget guys, pwede kayong mag-subscribe, i-click ang notification bell para updated kayo kung gusto nyo mga ganitong video. Maraming salamat. See you again my next video.